Ang tunay na kabiyak. Noong unang panahon, sa isang payak na nayon, naninirahan ang dalagang nagngangalang Clover. Simbolo si Clover ng magandang kapalaran, pag-asa, pag-ibig at swerte. Mabait naman si Clover at napakamapagmahal. Pero madalas hindi pabor sa kanya ang kapalaran. Clover! Nasaan ka ba? Nandito po ako Ginang pala. Balak mo ba talaga akong tawaging ina? Hindi naman kita tunay na anak. Lagi mong tatandaan yan. Opo, pasensya na po. Ihanda mo na ang tanghalian. Nagugutom na ako. At gusto ko ng apple pie. Pero matagal-tagal pa pong... Ano ka mo? Wala po. Sige po, gagawin ko na. Ngayon, nakatira siya sa madrasta niya na ginagawa ang lahat para maging miserable ang buhay ni Clover. Heto, tapusin mo to ngayong araw. Magkakaroon ng piging rito at dapat maayos ang lahat. Ako lang? Mag-isa? Aba, syempre! Bakit ako maghahanap ng iba kung narito ka? May tirahan naman ako. Pagkain at damit. Yun lang naman sapat na. Sa akin lahat ng yun. Lagi lang tahimik itong si Clover at hindi na niya alintana ang paghihirap. Isang tanghali nun, sinusubukang pakalmahin ng madrasa ni Clover ang sarili nito. Nangunguha naman ng mga balahibo si Clover para gawing unan. Ang init dito! Clover! Ano ba ang bagal mo naman? Nako, marami pa po kasing basket. Aba, at sumasagot ka pa sa akin? Hindi po, bilisan mo! Dapat malamnan mo yung anim na yan ngayong gabi. Ngayong gabi po? Paano ko pong... Gawan mo ng paraan! Kung hindi, wala kang hapunan! At iniwan niya si Clover na namumroblema at miserable ang kalagayan. Tumataas na ang sikat ng araw, napaiyak na lang si Clover habang minamasdan ng mga basket na natitira. Naku! Paano ko ba matatapos ito? Na maaga! Pakiusap! Sana may tumulong sa akin! Kumusta? Sino kayo? Ah, wala naman. Napadaan lang naman ako rito. Narinig kong humihingi ka ng tulong. Narito ako. Naku, ang bait niyo naman po. Pero, ano ka ba? Sige, ikay magpahinga na saglit at ako na ang bahala riyan. Nang oras na yon, pagod na si Clover. Kaya naman, bumigay na siya. Nagpahinga siya at tuluyang nakatulog. Ikinampay ng matanda ang mga kamay niya at hindi nga nagtagal, lahat ng balahibo ay nakuha na at nailagay na sa basket. Ayan! Matulog ka ng mahimbing. Maya-maya, nagising na lang si Clover sa papalapit ng mga yabag. Nako, lagot ako! Yung balahibo... Ha? Clover! Natapos mo na ba? Ha? Tapos ka ng manguha? Opo! Tapos na ako! Nagulat rin si Clover katulad ng madrasta niya. Pero itinago niya na lang. Samantalang inis naman ang madrasta niya. Kinabukasan, pumunta ang dalawa sa isang sapa sa tabi ng bahay nila. Kahapon, natapos mo ng maayos ang trabaho mo. Ngayon, tatanggalan mo ng tubig ang buong sapang ito. Ano po? Hanggang gabi lang, gamit itong kutsara. Pero may butas naman po. Dahil hindi ka naman nahirapan sa pangunguhan ng balahibo, dapat madali lang din ito para sa'yo. Bakit ho ba ninyo? Ako, ginaganito. Gawin mo na lang ang utos ko o wala kang hapunan buong linggo. Napaka imposible naman ito. Pero magugutom ako pag di ko ginawa. Tulungan niyo po ako. kumusta ka ulit? Mainam na magkita tayong nakangiti ka kaysa umiiyak. Paano po ninyo? Nako, wag mo nang alalahanin yon, iha. Anong suliranin mo ngayon? Ipinaliwanag ni Clover ang gagawin niya sa matandang babae. Hindi mauubusan ang tubig yan sa pag-iyak mo, iha. Bakit hindi ka muna maglakad-lakad at bumalik ka na lang mamaya? Pero, paano? Wag mo na akong alalahanin. Sige na, umalis ka na at wag kang sisilip. Pasimple siyang pinaalis ng lola. Nalilito at nababahala siya. Naglakad-lakad siya kasama ang mga hayop na inalagaan niya. Ang lola na yun,
Malamang isa siyang diwata. Bumalik siya sa sapa. Yung nga lang, wala na ito ron. Yung sapa! Wala nang tubig! Pati si Lola, wala na rin. Nang biglang, dumating ang masungit niyang madrasta. Nawala ang ngiti nito nang makita ang sapang wala nang tubig. Pero, paano? Dahil po dito sa kutsara. Kinabukasan, dinala ng galit na madrasta si Clover doon sa malawak na bakanting lote. Nagawa mong malagpasan ang dalawang trabaho. Ngayon naman, bubuo ka rito ng isang palasyo. Palasyo po? Pero imposible yun. Tapusin mo yan bukas o hindi ka na makakabalik pa sa bahay kahit kailan. Takot na takot si Clover. Hindi ko na kayang gawin to. Pakiusap, Lola. Tulungan niyo po ako. Aba, hindi ka na umiiyak. Magaling. Mabuting diwata. Salamat po sa pagtulong niyo sa akin noon. Walang problema. Anong ipinagawa sa iyo ngayon? Isang palasyo raw po. Ang bubuuin ko. Dapat na buo ito bukas. Dalhin mo rito ang madrasta mo mamayang gabi at ikaw mismo ang mamumuno sa palasyo. Huwag mo siyang hayaang utusan ka ulit. Kaya't pumunta ka na roon at ako nang bahala. Nang makaalis na si Clover, iniangat ng matandang babae ang mga malalaking bato roon gamit ang kanyang mahika at ginawang magagandang haligi, estatwa at mga pader. Lagyan na natin ang dekorasyon. Haya! Hoo-hoo! Ayan! Napakaganda na nito! Nang dumating na ang gabi, bumalik si Clover kasama ang madrasta niya. Pareho silang nagulat sa nakita nilang kahanga-hangang palasyo. Kung ano mang nangyayari, yung susunod hindi na magiging madali. Siniyasat ng madrasta ang bawat sulok at lugar ng palasyo. At wala namang kakaiba sa loob nun. Narating din nila ang bodega at doon, ikinulong ni Clover ang madrasta niya. Anong? Clover! Ang lakas ng loob mo! Palabasin mo ako! Hindi! Ito, akin ang palasyong ito. At lahat ng nandito ay nagtatrabaho sa akin. At kasama ka na ron. Hindi ako susunod sa'yo. Pwede naman, pero may iiwan ka rito. Hindi mo ako pwedeng ituring na taga-silbi rito. Sige, mamili ka. Batid ng madrastang natalo na siya sa laro niya. At humihingi siya ng tawad. Hinayaan niya na si Clover na mamuhay sa sariling bahay. Ilang buwan nang lumipas, naging masaya na rin sa wakas si Clover. Pero napakalaki ng palasyo at nakaramdam siya ng lungkot. Oh, kumusta? Ang ganda at ang kalmado ng lugar na to, hindi ba? Oh, pasensya na. Hindi ko alam na may ibang tao pala rito. Ako si Prinsipe Seth. Pwede ba kitang samahan? Sige, ayos lang naman. Ikinuwento ni Seth kay Clover ang naging paglalakbay niya mula kanluran at noon nga'y pauwi na siya. Pagod na ako. Nagpapalipas oras na lang ako sa pag... Huhulaan ko. Sa pangangaso? Ano? Hindi. Ayokong mangaso. Masyadong malupit yun. Karamihan sa mga prinsipe, mahilig mangaso. Pero yun din ang tingin ko. Nagkakwentuhan si Seth at Clover. Masaya naman sila sa isa't isa. Pareho sila ng interes at dumalas ang pag-uusap nila. Di naglaon, nagpasya silang dalawa na magpakasal. Kailangan ko muna umuwi sa amin para hingin ang permiso ni Ama. Huwag ka magalala, babalik din ako. Sige, maghihintay ako. Alalahanin mong ikaw ang araw ko. Ikaw ang aking buwan. At ang aking bituin. Mangako kang sa akin mo lamang sasabihin ang lahat ng yan. Nangako nga si Seth at umuwi sa kaharian nila. Nang marating niya ang palasyo, may surpresang naghihintay sa kanya. Seth! Sa wakas, nakabalik ka na. Lila! Matagal nang magkaibigan sina Prinsesa Lila at Seth. Yun nga lang, gusto itong baguhin ni Lila. Lila, masaya akong makita ka. Pero pasensya na, nagmamadali ako eh. Ano? Bakit naman? Masayang ikinuwento ni Seth kay Lila ang tungkol kay Clover na gusto niya na itong pakasalan. Nabahala si Lila pero nakaisip siya ng plano. Mamaya na tayo mag-usap. Sandali! Umalis ang iyong mama. Umalis siya. May inaasikaso. Halika, magtsaka na lang tayo. Oo, sige lang. Masaya silang nagkausap ni Seth. At hindi niya napansin na nilagyan ni Lila ng potion ang tsaan nito. Inumin mo na. Baka lumamig pa to. Ginawa ang potion na ito para mapaibig ang taong iinom nito. Sa unang taong makikita niya at yun ay si...
Dila, Lila, mahal, na mahal, na mahal kita. Sa wakas! Ilang linggo na ang lumipas at hindi pa rin bumabalik si Seth. Matyagang naghintay si Clover sa kanya hanggang isang araw, narinig niya ang masamang balita. Narinig mo ba? Si Prinsesa Lila, ikakasal na raw ah. Oo nga, kay Prinsipe Seth daw, tama? Ano? Nadurog ang puso ni Clover at tumakbong lumuluha. Hindi ba totoo ang pag-ibig niya sa akin? Ha? Naku, halika nga rito. Naupo si Clover sa tabi ng isang baka at iniyak niya na lang ang nararamdaman niya. Ha? Ano na naman? Kumusta? Umiiyak ka na naman ba, iha? Opo, binibining diwata. Sinabi ni Clover ang narinig niya tukol kay Seth sa matandang babae. Kilala ko si Prinsipe Seth at hindi niya magagawa ang bagay na yon. Mukhang nasa ilalim siya ng mahika. Mahika? Kung ganon, babaliin ko ito. Kaya mo ito sa kapangyarihan ng lengguwahe niyo ng pag-ibig. Lengguwahe namin ng pag-ibig, araw, buwan at bituin. Oo, puntahan mo na siya at sabihin mo ang mga yon. Yan at ang pag-ibig mo ang puputol ng mahika. Kung ganon, aalis na ako ngayon din. Oo, madali ka. Ay, teka. Haya! Halos kurap lang ni Clover at nakatayo na siyang suot ang napakagandang bestidang nagliliwanag tulad ng araw, nagniningning tulad ng buwan at kumikisap na tulad ng mga bituin. Ayan, makinig ka sa akin, iha, mahal ko. Kahit gaano katindi ang nararamdaman mo, umiyak ka lang. Ngunit huwag kang manatiling ganoon. Ibangon mo ang iyong sarili, ayusin mo ang sarili mo, at huwag na huwag kang susuko. Walang ibang magliligtas sa'yo. Kaya mo ito. Kaya ko to. Naglakbay si Clover papunta sa kaharian ni Seth, na noon ay naghahanda para sa selebrasyon. Lakasan mo ang loob mo. Pumasok siya sa palasyo at tiningnan siya ng lahat. Nakita siya agad ni Seth at lumakas ang tibok ng puso niya. Bituin? Buwan? Ah! Lumapit si Clover at tumingin mismo sa mga mata niya. Kamusta? Ah, bisita ka ba rito? Seth! Ah, ang boses na yon. Pero bakit parang pakiramdam ko parang kilalang kilala na kita? Dahil ikaw, ang araw ko, ang buwan, at lahat ng mga bituin! At dahil doon, nasira ang mahika. Walang alam si Seth sa mga naging kaganapan. Para sa kanya, nananaginip lang siya. Wala akong maalala kahit ano. Naaalala kong kausap ko si Lila tapos... Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, magkasama na tayo. At noon nga, pinagmastan na lang sila ni Lila. Umalis sina Seth at Clover ng kaharian. At naglakbay pa uwi sa palasyo ni na Clover kung saan sila ikakasal. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari. Pero ang alam ko lang ay, ikaw ang mahal ko at ang pagkakasalan ko. Ikaw ang nag-iisa at tunay kong kabiyak. At lahat nga nang dumating ng pagsubok sa kanilang buhay, nalagpasan ito ni Seth at Clover dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa. Puno man ang mundo ng kamalian o kasinungalingan, isang makapangyarihang bagay lang ang maaaring makasira ng mga ito. Iyon ang kapangyarihan ng pag-ibig.